Hello guys! Tadyahaw! Meron pa akong hinandang ilang tips dito para sa mga bagong dating dito sa Taiwan, ng mga first-timer na OFW. Magbibigay lang po ako ng ilang pointers. Kasi po, para po maging smooth yung pakikisama nyo sa inyong mga employer, ganyan, or makagain kayo ng trust. Yung mas madaling magtiwala ba sa inyo, yung employer mo. Ito po, simulan po natin. Number one, kailangan naka-smile. Smile kayo lagi. Huwag kayong sisimangot pagka kinakausap kayo. Nung ganyan, oh, smile. Ganyan. Huwag masyadong ilalabas yung ngipin. Kasi, mamaya sabihin yan, oh, bakit ganyan ka? Makangiti. Iba yung isipin. Pero maganda rin na maglabas yung ngipin kung maganda yung ngipin nyo. Close-up smile ba? Hindi katulad ng ngipin ko, hindi pantay. Ganun na nga po. Yung smile po, malaking tulong po yan. Kapag nakikipag-usap kayo sa inyong mga employer. Kasi, yung parang pag kausap ka niya, naka-smile ka, yung loob nila parang magaan. Magaan agad sa'yo. Kung meron ka mang hindi nagustuhan sa kanila, sumimangot ka pagka nakatalikod na sila para hindi ka nila makita. Ganun yun. Yung parang plastikan muna kasi nakikisama ka pala. Pagka yung alam mo na yung ugali nila, ganyan. Kunti-kunti pakita mo na kung medyo hindi ka pabor sa sinasabi nila, sumimangot ka ng kunti para man maramdaman nila na nasasaktan ka rin kung ano sinasabi nila masama sa'yo, ganyan. Pero, hindi naman masyadong ano yung mga Taiwanese si pag nagsasalita. Medyo maano sila, malumanan. Tsaka, iniintindi rin nila kung anong mararamdaman natin, ganyan. Plus, yung number two, listen of what they say. Yung kailangan, pag may sinasabi sila sa'yo, kailangan makinig kang mabuti. Kailangan tandaan mo kung ano yung mga binibilin sa'yo, ganyan. Kasi, minsan kasi yung ibang employer, ayaw na nila ng paulit-ulit. Tanong ng tanong, ganyan. Pagka nagsabi sila ng isang beses sa'yo, kailangan tandaan mo. Pagka nagtanong ka na naman ulit ng pangalawa, magpapasensya yan. Pero pag pangatlo na, pang-apat, wala. Mababad trip na yan sa'yo. Hindi nga, oo. Kailangan tandaan mo yung lagi yung sinasabi nila, kung ano yung sinabi nila ganito, kung anong itinuro sa'yo nung araw na yun, kailangan tandaan mo. O, ganun yun. Tapos, kung hindi mo alam, kailangan magtanong ka kung anong hindi mo alam para naintindihan nila kung ano yung gusto mong sabihin, kung anong gusto mong malaman, ganyan. Tapos, yung number three, Yung number three na pointers ko, kailangan, wag mong pakialaman yung gamit nila kung hindi nila sinasabi sa'yo. Halimbawa, simple na yan, yung mga laman sa rep nila, mga pagkain. Pagka hindi nila sinabing kumuha ka niyan, kumain ka nito, wag kang kukuha, hayaan mo silang magkusa na ibigay sa'yo. Diba? Halimbawa, ayan, kainin mo na to, ganyan, ganyan. Huwag kang magbubusa na kumuha ng bagay na hindi naman sinasabi sa'yo. Para magkasundo kayo. Pag ako nga eh, kung hindi talaga sinasabi sa akin, kahit nga ngayon matagal na ako. Hindi talaga ako kumukuha, ayoko may masasabi sila. Sabi ko nga eh, pagka hindi nila sinabing kumain ako nito na kainin mo na itong nasa rep ganyan, mga prutas, hindi ako kumukuha. Pagka gusto kong kumain ng prutas, bumibili na lang ako. Pero pag sinabi nilang, huwag ka nang bibili. Ang dami-dami yung prutas dyan sa rep, saka bibili naman ako. Tapos yun, hindi ako bibili. Pero minsan nga, minsan talaga yung, hindi pa nakabili yung asawa ng boss ko. Hindi pa nakapamalingke. Gusto kong kumain ng saging, ganyan. Kasi, lagi ako kumakain ng saging. Tapos, yung pungkan, gustong gusto ko yun. Tapos pag nakita nilang may binili ako,
kinaumagahan niyan, bibili na rin siya, eh hindi ko pa nga nauubos yung binili ko. Pero nilalagay ko na lang sa freezer yung saging para hindi ka agad mabulok. Yun ang ginagawa ko, nilalagay ko sa freezer. Tapos ganito, yung pang-apat naman, kailangan mapasensya ka sa mga gawain mo, lalong-lalo sa matanda na alaga mo. Kailangan magpapasensya ka sa kanya kasi alam na natin, ganun naman talaga ang mga matatanda. Minsan, bugnutin. Minsan, konting salita, nagtatampo. Kahit nga mga anak nila, kapag nakapagsalita ng video, hindi gusto ng matanda. Magtatampo na yan, ganyan. Kailangan magpapasensya ka sa matanda. Tapos magpasensya ka rin sa bus mo minsan kung may nagagawang hindi mo gusto. Tapos yung panglima naman, kailangan maging initiative ka. Halimbawa, initiative yung halimbawa may gagawin ka, halimbawa may na-encounter kang problema, kailangan huwag mo nang sasabihin sa kanila, mag-isip ka ng paraan kung paano mo malusutan yun. Basta sa maganda, basta yung tama. Halimbawa, minsan naman yung boss mo, halimbawa, merong nangyaring kung ano dyan. Kagaya nung sa akin noon, nung doon ako sa isang boss. Sa Kaohsiung din. Kasi may ano sila, may restaurant sila doon. Ngayon, yung ano doon, yung empleyado doon, hindi mabuksan yung ano nila, yung gas. Ang laki-laking gasol yun. Pagka binubuksan yun, inaano, ginagano na. Yung ipinipristas, tapos lalabas na niya, pwede ka. Tapos sabi niya, paano kaya ito, hindi ko mabuksan, hindi mag-ilaw, sabi ng isang empleyado doon. Tapos yung pangsin din naman niya na nilalagyan ng battery, wala na, hindi na nag-spark, yung parang lighter ba? Hindi na rin nag-spark, sabi ko, akin na nga yan, ako nang magbubukas, gumawa ko ng papel, ganitong papel. Bininit kong ganyan. Tapos, binuksan ko yung isang gasol doon sa second floor. Meron doon, maliit lang. Tapos, hinindihan ko yung papel, tapos ako nilagay doon. Bumaba ako, tapos nilagay ko doon. Pinilit ko na yung sabi ng isang empleyado. Wow, ang galing-galing mo naman. Sabi ko, wala yun. Maliit na bagay, sabi ko sa kanya. Tapos, meron pang instances ganito. Yung asawa ng boss ko, naliligo siya. Eh yung bathtub doon sa CR, yung drainage pala noon, nakakabit doon sa ano, sa papunta doon sa labas. Halimbawa, ito yung CR nila. Tapos yung drainage pala niya, yung drainage sa kubeta nila sa baba. Yung ano pala doon, may nakakunik doon sa likod ng dingding. Eh di, nandoon pala yun sa labas, doon na sa may rep. Pag ano niya, biglang bumulwak yung mga tubig. Tapos, ang lakas ng salita. Ano yan? Tawag ng tawag sa akin. Sabi ko, ano yan? Bakit? Nasa third floor ako nung may ginagawa yata. Nagsasampay ako nung nilabhan ko mga damit nun sa washing machine. Tapos sabi ko, ano yan? Yung tubig. Sabi niya, yung tubig lumampas na. Nakarating na dun sa may likod ng rep. Nakakunik pala dun yung tubo. May tubo rin. May ano dun. May lusutan dun nung tubo sa may sahig. Ay, lumagpas yung tubig dun. Bumalik kasi. Pagtingin ko, sabi ko, hugutin ko na lang kaya to. Magtingin ko, ang dami palang mga buhok. Na ano na, nabara na ng mga buhok nila kasi, ewan ko ba, hindi nila, pag naliligo sila yung mga buhok nila, hindi nila tinatanggal. Hinahayaan nilang pumasok dun sa drainage nung bathtub. Ganon. Sabi ko, natatanggal ba to? Sabi niya, oo. Sige, tanggalin na nga muna natin to. Wag na munang gumamit nitong drainage na to. Yung parang hose papunta doon sa labas. Sabi ko, yung tubig, dyan na lang muna ilabas sa ano sa sahig ng CR. Sabi ko sa kanya. O kaya wag niyo na munang gamitin tong bathtub. Sabi ko. Kasi linisin ko na lang. Ay, ba naman kasi sa akin. Tawagan ko na yung asawa ko. Tawagan mo si Laupan. Yung bus ko daw na lalaki. Sabi ko, wag na. Ako na magtanggal niyan. Ganong mga instances kailangan. Yung matutulungan mo sila kasi pagka naipakita mo ganon,
maaano yan sa'yo, bibilib yan sa'yo. Trust me, bibilib talaga yan sa'yo pag ganun ang ginawa mo. Nag-isip ka kaagad kung anong dapat gawin. Hindi mo naabalahin yung boss mong nasa malayo. Yun yung boss kong babae. Asawa ng boss ko. Kasi yung boss ko nasa Taipei. Gustong tawagan daw kung anong gagawin. Sabi ko, huwag mo nang tawagan, ako na lang gagawa niyan. Ayun. Tapos ito pang pinakalas. Kailangan pilitin mo, ito yung pinaka pilitin mong maintindihan yung mga salita nila. Yung salita nilang inchik Mandarin. Kasi minsan yung mga employer, hindi sila marunong mag-English. Hindi talaga sila marunong mag-English. Buti kung may anak silang mga college, ganyan. Kasi yung mga kabataan dito, yung iba dito mga kabataan, marunong na rin mag-English. Buti kung ganun, pag nandun yung anak niya na isa na dalaga, magaling mag-English, magtanong nga yun dun sa Amerika. Pag nandun yun, tinatanong niya kung anong gusto mong sabihin nung bago akong dating dun. Pero ngayon, tagal na, marunong na rin akong magsalita nila dito. Kaya yan, kailangan pilitin mong matutong magsalita ng ganyan. Halimbawa, may sinabi sila na hindi mo maintindihan o paano yun kung hindi marunong mag-English yung employer mo. Kaya dapat matuto kang magsalita ng salita dito. Kailangan pakinggan mo. Tapos pagka meron kang hindi naintindihan, tignan mo yung reviewan natin dyan yung noon ng nagmag-training tayo. Hayaan nyo. Pagka sa sunod, magbibideo ako ng mga instances na salita yung may encounter natin na sa araw-araw na salita nila. Merong mga salitang hindi natin napag-aralan nung nag-training tayo. Marami. Maraming sinasabi sila na may encounter natin. Yung pang-araw-araw na makakasalamuhan natin sila. Yun lang po muna guys ha. Pagka meron po kayong isa-suggest, yung mga matagal na po dito sa Taiwan na nagtatrabaho, makakita po ng video ko. Kung may suggestion po kayo na nalalaman nyo na salita nila, ganyan, o kung ano pang tips para makagain ng tiwala galing sa ating mga employer, i-comments lang po ninyo sa baba para naman po pag may nakakita nito na baguhan bagong dating dito sa Taiwan, may matutunan po sila. Sige po, yun lang po. Sana po may natutuhan kayo sa aking video na to. Yun pong hindi po nakakapag-subscribe, pa-subscribe po ng channel ko. Saka po, pa-comment na lang and like. Bye-bye po. See you next video. Bye!